lupaypay na o talagang naninilaw na ng ang balat o kaya naman eh kulay dugo na yung ihi. Ang dugo sa ihi, makikita nyo yung parang Coca-Cola, ang kulay ng ihi. Dok A, anong leptospirosis? Hello mga momsi, I'm here again, Dr. A, to talk to you about leptospirosis. Ngayon kasi, nauuso na naman tong sakit na to dahil sa mga bagyo at mga baha na inabot natin. Ang leptospirosis ay isang febrile illness or sakit na may lagnat na nakukuha natin sa isang mikrobyo na tinatawag na Leptospira. Dok A, ano ang komplikasyon ng leptospirosis pag hindi naagapan? Ang leptospirosis ay isang systemic na sakit. Ibig sabihin, maaari niyang tamaan ang maraming organs ng ating katawan. Pwede sa brain, pwede sa liver or atay, or sa kidney or bato, o sa small percentage, around 3 to 10%, pwede po itong ikamatay. Paano ba nakakakuha ng leptospirosis? Ang mikrobyong Leptospira ay nilalabas ng maraming hayop sa ating paligid. Although dito sa karaniwan, ang alam ng marami, ito ay nilalabas sa ihi ng daga. Pero, maaari din maglabas sa ihi ang mga infected na hayop katulad ng aso, pusa, or tinatawag na mga reptiles kung ikaw ay nakatira sa mga kagubatan. Hindi lamang to sa ihi, pwede rin to sa amyon or to sa inunan nung hayop na yon. At hindi lang sa tubig pwedeng makuha, pwede rin sa lupa o kaya sa putik. Eh Dok A, ano naman ang mga symptoms nito? Ang taong may leptospirosis mula sa incubation period ng mga 2 to 7 days, pwedeng magpakita ng lagnat na medyo mataas, walang ganang kumain, masakit yung kalamnan, yung muscle dito sa likod ng lower leg natin, masakit yan. O kaya dito sa lumbar area, sa balakang, pwedeng magkaroon ng masamang pakiramdam na maaari sa mga bata makita nyo, irritable sila, wala silang ganang kumain, maaaring nagsusuka o nasusuka. Ibang mga tao maaaring labasan agad ng pamumula ng mata or yung tinatawag na conjunctivitis. Pero wala pong namumula lamang. Maaari din magkaroon ng transient rash or ibig sabihin nito yung mga tagulabay na maaaring makate or hindi na maaaring mawala. Yung iba pwedeng in extreme cases petike or pasa. Yung first 2 to 7 days, karaniwan, yung mga symptoms, mga non-specific lang yan. Tapos, pagkatapos nyan, merong phase, 1 to 3 days after that, napakiramdam nila parang maganda na. Well, kailangan pa rin silang obserbahan nun. Kasi after 1 to 3 days na merong ganong pakiramdam, maaaring bumalik yung sintomas at mas malala pa. Maaaring ito na yung tinatawag na ecteric phase kung saan makikita natin na ang taong ito ay naninilaw na ang mata at ang balat. Kasama nito, maaaring umiihi na rin siya ng dugo. Nangihina na siya or dehydrated na siya. So all of those symptoms. Kasi nga, ang komplikasyon ng leptospirosis ay maaaring tumama sa puso, sa brain, sa kidneys, at sa liver. Dito sa second phase na to, importante na mag-check up sila upang ang mga sintomas at mga komplikasyon ng leptospirosis ay maagapan agad. Dok A, kailan
ba dapat magpa-check up? Sabi ko na nga, yung first 2 to 7 days na karaniwan, hindi natin pinapansin to kasi pwedeng mild symptoms lang ang makikita natin. Hindi lang kumakain, irritable lang, may lagnat lang, may kulane lang, masakit lang ang ulo, parang nasusuka lang. Pero kung halimbawa nakikita nyo na po yung tao na nanghihina na or may signs na ng dehydration dahil hindi kumakain or suka na ng suka, importanteng magpa-check up na po sa doktor. Huwag na po nating hintayin na lupay-pay na o talagang naninilaw na ng ang balat o kaya naman kulay dugo na yung ihi. Ang dugo sa ihi, makikita nyo yung parang Coca-Cola, ang kulay ng ihi. Dok, nakakahawa ba ang leptospirosis? Theoretically, ang tao po kasi na may leptospirosis, inilalabas niya sa ihi niya yung mikrobyo. Nadidetect ko yun sa ihi during the time na siya ay nilalagnat, yung 2 to 7 days na anecteric phase na hindi pa siya naninilaw, nilalabas po sa ihi yung leptospirosis. Maaari din makuha sa dugo niya at maaari din po sa fluid sa ating brain. So lahat yon, yung mga fluids na yon, kung mapapasok sa ating balat, pwede po natin ikahawa. Pero napaka-rare po yon. Kung halimbawa po, meron tayong sugat sa balat at nabasa tayo ng ihi ng taong may leptospirosis, pwede po na tayong makakuha nun. Or yung kamay po natin may sugat, humawak po tayo ng specimen na may ihi ng taong may leptospirosis, yon, pwede po mapasok dun sa sugat natin yung leptospira. Tuk, paano ba tayo makakaiwas magkaroon ng leptospirosis? Karaniwan po ngayon, ang mga barangay health center at mga doktor katulad namin, nakaka-receive kami ng mga calls regarding yung mga taong nabaha at alam nila may sugat sila, they are aware na pwede silang makakuha ng leptospirosis. Meron po kami binibigay na tinatawag na prophylaxis. Binibigyan po ng antibiotics, edad 8 pataas, at dapat po hindi buntis, pwede po silang mag-take ng tinatawag na doxycycline. Ito po yung antibiotics. Ang available po na preparation nito is 100 mg per capsule. So kung kayo po ay nag-wade sa flood, naglakad sa baha, sa mga putikan, inabot ng baha, at alam nyo may sugat kayo sa paa, may scratch, may hiwa ang paa nyo na maaaring pasukan ng leptospira, pwede po kayo mag-take ng 2 capsule ng doxycycline. So total of 200 mg. One dose po for 1 week protection na po yun. Paano ho umiinom ng prophylaxis para sa leptospirosis? Para sa adult na hindi buntis at saka po mga bata, 8 years old pataas na kaya nang mag-swallow ng capsule, try to get doxycycline 100 mg capsule. 2 capsula po. Isang inuman. Ang protection po noon ay para sa 1 linggo. Pero kung continuously na-expose po kayo sa maduduming tubig or maduduming putik, maaari pong ulitin after a week yung tinatawag na prophylaxis na ito. Para po sa mga bata naman na may sugat sa paa, may gasgas sa taas, nabubog, natusok, pero naglakad pa rin sa baha at na dumihan ng putik ang paa or ang legs. Para po sa mga batang to, ang binibigay po namin prophylaxis is amoxicillin. Ito po, kailangan yung humingi ng reseta sa doktor kasi po, ang computation ay depende sa timbang ng bata, hindi po sa edad. Ibibigay po ito 3 times a day for 1 week na na-expose kayo dun sa baha or putik. Maliban sa prophylaxis na sinasabi yung pag-inom po ng antibiotic para maiwasan ng leptospirosis, hinihikayat po namin yung mga tao na hindi maiwasan na maglakad sa putik o kaya sa baha. Kung maaari gumamit sila ng mga bota, kaya po lagyan po ng plastic yung paa, o kaya magsuot ng sapin sa paa. Kasi nga po, kung palibasa hindi natin nakikita kung ano yung naandun sa baha, pwede pong matusok ang paa, mabubog, or masugatan. So yung lahat ng openings na yun sa paa, pwede po yung pasukan ng hindi lamang ng leptospirosis, kundi kung anumang mikrobyo na naandoon sa
tubig, baha, o putik. Kaya importante ho, kailangan nating proteksyonan yung ating mga paa. Para po sa mga nabaha, kami po ay kasama ninyo sa pagdadasal na sana lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan at nawa po na ito pong pagbabahang to ay humupa na. And sana po tayo ay maging aware sa mga sakit na to na pwede pong maiwasan yung mga komplikasyon kung makakainom po tayo ng prophylaxis, kung tayo po na-expose, or kung meron po mga symptoms na meron, kailangan na po ng kumonsulta sa doktor, maaari pong magkonsulta face-to-face or via teleconsult. Humihingi din po kami ng apology sa mga nagme-message tungkol po sa konsultasyon. Nuulit po namin, ang FB, IG at YouTube ay hindi po magandang plataforma para sa check-up at konsultasyon. Kung maaari po, pumunta po kayo sa inyong mga pediatricians or barangay health center para po sa prescription at sa konsultasyon. Thank you for watching this episode, and if you'd like to learn more about your child's health and parenting, don't forget to subscribe and turn on the notification bell. See our latest videos. And if you have any questions or topics that you would like us to talk about, just comment down below. And remember, mothers knows best. But Pedja knows better. See you! See you!